subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hello mga ka-dons, ayan po. Good morning sa inyo lahat dyan at magandang araw. Ayan po. Mayroon po akong isang ipakita ngayon mga ka-dons. At mayroon akong isang gagawin ngayon, ipakita ko sa inyo. Ito po kung paano mag-chins wheel ng ano, transmission ito. Transmission oil, kasi yung transmission to mga ka-dons ay CBT. Ngayon, ipakita ko sa inyo mga ka-dons kung ilang litro na oil ang ilalagay natin dito at kung paanong procedure na pag-change oil nito. At saka magpapalit na rin tayo ng isang ano, transmission oil fan, kasi galing kasi sa bangga ito, tapos ayun po ay pinapalitan ng company namin ng assembly na oil fan. Magpapalit na rin tayo ng transmission oil filter. Yan po, para isahan na po yung ano na to. Isahan na po yung ano na ng palitan. Ayan po. Yung takbo ito mga ka-auton sa ano pa lang 23,000. Ayan, 23,136. Batang-bata pa yung takbo ito mga ka-auton. Kaso lang mayroon kasing aksidente to, kaya pinaordera ng ano namin dito ng assembling transmission na wheel fan. Ayan po. Ayan mga ka-tons, ipakita ko na sa inyo mga ka-tons at titignan natin yung oil fan na marami kasing leaking mga ka-tons, kaya pinapalitan ng assembly na oil fan. Ayan po, let's go. Patahin natin mga ka-tons at ipakita ko na sa inyo. Ayan po mga ka-tons, nandito na po tayo sa ilalim ng sasakyan. Ayan po, marami pong tagas yung sa oil fan niya, kasi ito kasi mga ka-tons ay may aksidente kasi ito, kaya ayun ay kailangan na papalitan ng ano. Tumatagas kasi dito sa ano niya, sa drain plug. Ayun po. Kaya papalitan na ng bagong drain ano to, oil fan. Ayun po siya. Ayun po. Ito po yung oil fan na ipapalit natin. Ayun po siya. Oil fan, tapos may filter. Ito yung filter niya. Ito po yung oil niya. Ayun po. Kaya ngayon ay ano ko muna to, linisan ko muna to, kasi sobrang daming oil na lumabas. Ayan po. Kaya yun, linisan ko muna to ng gasolina or tubig. Ayan po mga ka-tons, ano muna, linisan ko muna. Okay. Ayan po mga ka-tons, nalinisan ko na po. Ayan po, ito po yung winildingan nila mga ka-tons. So, winildingan po nila dun sa loob, hininang nila dun sa loob para hindi ano, hindi na tumagas, pero yun po, may tagas pa rin siyang naumuo. Ayan siya. Ito dito mga ka-tons, biak rin siya oh. Ayan. Yun po, hininang po na dito mga ka-tons, kaya tumatagas yung ano, tumatagas yung oil. Ayan po. Kaya ngayon natatanggalin ko mga ka-tons. Okay.
Ima to, tapos lagyan natin ng yung ano niya. Kailangan na dito yung o-ring niya. Huwag niyo din kalimutan yung o-ring niya, baka ma ano pa yung o-ring malaglag. Kailangan nandito yan. Okay. Lagyan natin ng kunting langis. Ayan po, ilagay natin yung tatlong tornilyo mga kaotong. Bali may tatlong bolt po siya na number 10mm yung kanyang bolt ating transmission. Ayan po. Bakit binablog mo vlog ko? Bukal hindi na rin ko. Tapos naman mga kawatan, nakadot ko na. Kaso lang yung isa eh, nagpa-vlog pa rin sa aking vlog. Ano ba? Ayun po no, mga kawatan, no? Nakabit ko na po yung transmission wheel filter. Ayun po. Kaya ang sinusunod natin na ikabit natin ito ay yung transmission oil fan. Ayan po, lagyan na natin ng silicone mga kautons kasi yung gasket na gamitin natin ay luma. Ayan po, kasi may gasket na gasket maker na pinadala dito na kasama sa order. Ayan siya. Kaya yan po, ikabit ko muna yung oil fan. Ayan po mga kautons, no? Ito po yung oil fan niya. Ito po yung tube na label niya. Once na mag-label mamaya dun sa no, maglagay tayo ng oil, kung sabi ko sa inyo kanina na yung label ng ano, label ng oil ng transmission, dito po siya ang label mga kautons. Ayan po. Isasampal lang natin to dito mga kautons. Ayan po dito. Yan po siya. Gamitan na natin ng H5. Yan, Allen po to. Yan po. Allen wrench na 5. Yan po. At ilagay natin dyan mga kautons. Yan po siya. Yan po, pwede natin malimutan mamaya, baka malimutan pa. Okay. Ayan, ngayon, yan po siya mga kautons, saka lagay na. At saka yun ang drain plug natin mga kautons. Ito po yung drain plug niya, ilagay na natin ito mga kautons. Yan po siya. Okay, din natin higpitan mga kautons. Mamaya natin higpitan yan pag nakalagay na. Ayan po, nandito po yung oil pan. Oh. Ayan po siya. Tingnan mga kautons, ito po yung label ng oil niya mamaya. Ayan po. Ito po yung label niya. Once na mag, ano tayo mamaya, mag lagay tayo ng oil, pag maghihinto na po yung tagas ng oil niya na galing dito sa label niya, yun po ay tama na po yung ano niya. Pero kailangan natin mga kautons na i-engage natin ng reverse at saka drive tatlong beses. Tapos, pagkatapos nun, ibalik natin sa neutral. Tapos, itignan natin itong label niya kung wala na bang oil na tumatagas. Ayan po. Okay. Kaya ngayon, lalagyan ko muna ito ng gasket at saka silicone kasi luma yung gasket na ilalagay natin kasi wala yung bago. Okay mga kautons, lagyan ko muna.
ayun po mga ka-autons, no? Nalagyan ko na po ng silicone yan. Ayun po. Yan, nalagyan ko po ng silicone mga ka-autons kasi yung gasket na ginamit ko, yun po yung luma. Ayun po. At saka, nandito na po yung magnet niya. Yan, huwag yan tanong kalimutan yung magnet mga ka-autons para kung mayroon mga debris, dyan po dadapo yung mga debris para hindi mahigop pabalik doon sa transmission oil pump, para hindi masira yung transmission oil pump. Ayan po, at saka hindi babara doon sa transmission oil filter. Ayan po, nakakabit na po ng label niya, yung tube niya. Ayan po, kaya ngayon ikakabit ko na yun mga ka-autons. Okay. Ayan po mga ka-autons, no, nakabit ko na po yung oil pan. Ito po, hindi ko po nalagyan ng dalawang tornilyo dito mga ka-autons kasi yung aksidente kasi mga ka-autons, lumubog to patungo sa looban. Kaya hindi siya pantay dito. Kaya pwede na rin yan na hindi natin lagyan ng tornilyo mga ka-autons kasi marami naman tayong silicone na nilagay. Pero patigasin lang muna natin to para sakit natin lagyan ng langis. Kasi lumubog kasi ito pagka-aksidente may ito, ano kasi ito eh, biak to eh. Nilagay nila ng epoxy. Ayan po. Pero ito siya, mayroon naman sila po na maraming silicone na nilagay natin. Ayan po ay hindi na rin tatagas yan once na titigas yung silicone na yan. Ayan po. Yung gasket maker na nilagay natin. Kaya hayaan muna natin ito mga pa-autons na mga isang oras para titigas siya. Ayan po. Ayan po mga ka-autons, patigasin muna natin ng isang oras mga ka-autons. Okay. Ayan po mga ka-autons, tumigas na po yung silicone na nilagay natin. Ayan po. Doon lang tayo maglagay ng ano mga ka-autons, yung ano na yan. Ayan po, kita natin yan, mayroong ito po. Doon tayo maglagay ng langis. Ayan po siya. Tutusukin na natin to ng flat screw para lalabas siya. Ayan siya. Tapos ayan po, ito po yung drain pipe niya mga ka-autons. Ayan po. Ayan po, mayroon siyang alin sa taas. Ayan po. Ayan po, ito po yung tube niya sa ilalim. Ito po yung label niya. Masabi ko sa inyo kanina, i-make sure natin na nahigpitan yan. Ayan po, nahigpitan ko na po na kayo na. Tapos yun po ay yan po yung label niya sa oil niya. Okay, ngayon mga ka-autons, ilagay natin to ng oil. Yan po. Hindi na natin higpitan yan, ganun lang kasi mamaya nandun yung label yan. Tapos yun po ay alagyan na natin ng langis to. Okay. Ayan po mga ka-autons, no? Ito po yung transmission oil na ilagay natin sa no, sa Chevrolet Spark. Ayan po. Ito po yung oil niya. Ayan siya. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Ayan po. Oil CBT. Ayan po. Genuine for GM. Ayan siya. Ito po yung mga ano sa ilalim. May mga sulat sa mga cushion. Ayan. Ayan po siya lahat ng mga cushion to mga ka-autons. Ayan po. At ito po yung part number ng mga ka-autons. Ayan po. Kung magbili kayo ng engine oil, transmission oil ng ano, Chevrolet Spark, ito po yung
Ito po yung ano mga cottons, part number. Ayan po. Okay, ayan po yung mga ano niya. Kaya ngayon, lalagyan na natin itong mga cottons ng ano, 3 litro. Tapos paanda rin natin. Tapos i-cambio natin ng 3 beses na reverse at saka drive. At saka hintayin natin ng 5 minuto para iinit yung oil. Tapos saka na natin puntahan sa ilalim kung mayroon ba, i-level natin sa ilalim yung sa drain plug niya kasi yung sa tube. Tingnan natin kung mayroon pa siyang tumatagas. Doon tayo mag-level siya. Once na makambyo natin ng 3 beses at saka reverse at saka drive, 3 beses po yon. At saka panatiliin natin na pagdating ng 5 minuto bago tayo mag-level doon sa may oil pan level niya doon sa ilalim yung tube niya. Doon tayo mag-ano. Then po doon tayo maglagay ng oil mga cottons yung ano niya. Oil fork niya doon po. Gagamit lang tayo ng funnel. Yan po. Lalagyan mo natin ng 3 litro na langis. Okay. Ayan po mga cottons, no, yung kulay po ng langis nito mga cottons ay light green. Ayan po, kita natin light green yung kulay niya. Ayan po mga cottons. Kaya ito pong nilagay ko ay pangatlong litro na po to. Ayan siya. Okay, pangatlong litro na po yung mga cottons. Yan siya, yan ang kulay mga cottons ay light green. Yan po. Yan po yung CVT oil ng Chevrolet Spark. Okay. Ayan po, 3 litro na po yung nalagay natin mga cottons. Ayan po. Kaya ngayon, paandarin natin ito yung sasakyan. Painitin natin. Tapos ikambyan natin ng 3 beses. Tapos hintayin lang natin ng 5 minuto para iinit yung langis. Tapos ikambyan natin ng 3 beses. Okay. Yan ang kautos. Ano ko muna, ikambya ko muna dun sa loob. Pa-start ko muna yung sasakyan. Okay. Ayan mga kautos, no. Nandito na po tayo sa loob ng sasakyan. Ayan po. Ipa-start ko muna itong sasakyan. Ayan po. I-start ko na siya. Kaya ngayon, hintay na natin itong mga motons na ano yung minor niya, bababa yung minor niya bago tayo magkambya. Ayan po. Hintay na natin na mga 1 minuto para bumaba yung minor niya, yung RPM niya. Okay? Ayan po. Ayan po mga kautons, no? Bumaba na po yung minor niya. Umabot na po ng 900. Ayan po. Bumaba na yung minor na 900. Ngayon, i-cambio na natin itong mga cottons ng 3 beses na drive at saka reverse. Apak tayo ng preno. Ayan, hindi natin patakbuhin mga cottons. Di bali, i-cambio lang natin itong mga cottons, yung drive at saka reverse. Okay. Okay, reverse. Drive. Bigyan natin ng mga ilang segundo mga cottons bago tayo babalik sa reverse. Ayan. Okay, reverse ulit. Okay, drive ulit. Ayan siya. Tapos, reverse. Ayan siya. Tapos, back natin sa drive, pangatlo sa drive. Okay. Tapos, i-park natin mga cottons. Ayan po. Okay na siya. Ngayon, hintay lang natin mga cottons na umabot ng 5 minuto. Tapos ikambya natin ulit pagdating ng 5 minuto, ikambya natin ulit ng 3 beses para yung ano yung doon sa loob ng piston ng transmission talagang malalagyan doon buong buong clutch, malalagyan ng langis para
yung level ng langis mamaya ay tamang-tama. Pag once natin na tanggalan natin ng drain plug, ay tamang-tama siya doon sa ano, na once na tatagas siya, pag wala nang tumatagas, yun na po yung level niya. At saka mayroon na siyang extra na mga fluid doon sa mga division doon sa mga clutch niya, na clutch piston niya, sa mga drive, ang direct, yun po, sa mga converter, yun po, may extra na sa doon. Kaya tamang-tama siya na pagdating ng 5 minutes, tapos i-cambio natin ulit. Ayun po, ay talagang pag-level niya mga ka-autons, ay yung tama talaga siya mga ka-autons. Ayan po. Ayan po mga ka-autons, bye-bye muna. At saka hintayin ko muna na darating yung 5 minuto. Tapos yun po ay i-ano ko na, i-cambio ko ulit. Okay. Ayan po, bye-bye muna. Ayan po mga ka-autons, na nakaraan na po yung isang 5 minutes po. Ayan po, i-cambio natin ulit mga ka-autons ng ano, kasi dumaan na po yung isang lumipas na po yung 5 minutes. Ngayon, i-cambio natin ulit ng 3 beses. Ayan po. Ayan po mga ka-autons, nakakambya na po na 3 beses. Kayo na hayaan na natin yung sasakyan na nakaandar. Kaya iangat natin yung sasakyan, tapos titignan natin yung level ng transmission niya. Okay? Yan, let's go. Ayan po mga ka-autons, no, nakaangat na po yung sasakyan. Ayun, bubuksan na po natin tong drain plug na to. Ayan po. Titignan natin yung level mga ka-autons. Kung may tatagas yan, hintayin natin na hihinto yung tagas. Yan po, ay label na po niya yun. Yan po mga ka-autons. Yan po. Parang kulang pa siya ng kunti mga ka-autons, kasi wala siyang tumatagas. Ngayon, dagdagan natin ng kunti mga ka-autons. Yan po. Wala po siyang tumatagas. Oh. Meaning, kulang siya ng oil. Okay. Yan po. Dagdagan natin ng langis yan. Kasi nilagyan natin kayo na ay 3 litro lang. Yan po ay kulang po yun. Ayan po, dadagan natin ulit ng kalahati mga ka-autons, no? Ito po, kasi kulang yan kayo na ng 3.5. Ubusin na lang natin itong yung 4 na litro. Tatagas naman ito mamaya doon kung mayroon yung sobra. Sahurin na lang natin kung ilang litro talaga yung langis na nito. Okay. Yan po, pang 4 na litro na po ito mga ka-autons. Ayan po, 4 na litro na po yung nilaga natin. Ayan. Kaya ngayon, titignan ko muna si Lalin kung tama na ba sa level yung langis ng transmission. Okay? Ayan po mga ka-autons, nandito tayo sa ilalim. Bubuksan natin itong ano. Yan po, 5 litro na po yung, 4 na litro na po yung nilaga natin na transmission oil nito. Titignan natin kung mayroon ba siyang tatagas. Ayan po, kulang pa. Yan po, may pang 5 pa kasi doon mga ka-autons. Ayan ngayon, dadagan natin to. Ayan po. Ayan po mga ka-autons, nalagay ko na po yung 4 na litro na transmission oil. Pero kulang pa rin siya mga ka-autons. Ito po yung pang 5. Ayan po. Ayan ngayon, ilagay natin itong pang 5. Di bali, kalahating litro lang muna to, para matesting natin doon sa na tama na ba talaga sa level. Ayan po, kailangan natin dandahanin ng paglagay mga ka-autons para hindi mabigla yung ayan po, tapos sya ayan po, kalahati na po sya. Okay, kalahating litro na pong nalagay natin. Okay. Kaya ngayon, punta muna tayo ulit dun sa ilalim ng transmission, sa ilalim ng makina, para titignan natin yung level ng langis. Okay. Ayan po mga ka-autons, no? Nalagyan na po natin ng 4.5 yung transmission fluid niya. Ayan po. Ngayon, bubuksan na natin itong mga ka-autons, drain plug. Yung mga ka-autons, kailangan yung sasakyan ay nakaandar, ha? Nakaandar yung sasakyan.
naka-park position sa taas yung shifting lever niya para ano. Tapos yun po ay bubuksan na natin to. Ayan po siya. Yun po, tumatagas na siya mga ka-tons. Ayan po. Pag huminto yung tagas ng mga ka-tons, sa atin pa ay nasa level na po yung ano niya. Nasa level na po yung transmission fluid niya sa transmission. Ayan po, tumatagas siya. Hintayin na natin yung mga ka-tons na hihinto. Pag once na huminto yan, yan po ay meaning na nasa level na po yung ano na doon sa tube niya, nasa level na po yung ano niya, fluid. Okay, hintayin na natin niya na hihinto. Ayan po. Ayan po yung luma niya. Ayan po yung fluid niya. Ayan po mga ka-tons, huminto na po. Pag once na huminto yan mga ka-tons, yan po ay tatakpan na natin yan. Ayan po. Kasi nasa level na siya po doon sa ano, sa taas. Kaya ngayon ay tatakpan na natin yan. Yan po, hintayin na natin na ano lang, tumutulo lang. Ayan po mga ka-tons, tumulo na lang po siya. Ayan po. Ganun po mga ka-tons, pwede na natin isirado yan. Yan siya. Ang init. Ayan po mga ka-tons, no. Di bali po ang lagay ng transmission oil natin to ay 4 na litro. Kasi yung luma ng yung tumagas kanina ay sinahod ko ay nilagay ko po ito po yung ano niya, ito po yung pinatagas ko kanina, yan po ay kalahating litro, yan po ay ito po yung natira kanina, yung kalahating litro sa isang ano bote, yan po. Di bali ang laman talaga ng ano mga ka-tons, ang laman talaga ng transmission oil nito sa Chevrolet Spark ay 4 na litro. Yan po, 4 na litro lang talaga mga ka-tons. Yung tama na yun mga ka-tons kasi dito kalahati rin, ito yung natira kanina, ito po yung sinahod ko, di bali 4 na litro lang po yung laman ng ano natin, laman ng transmission oil. Ayan po. Yan siya. Kaya ngayon mga ka-tons ay i-rotate ko na to kung maganda ba yung shifting niya. Yan para ma-confirm natin kung maganda ba talaga. Okay? Ayan, tanggalin ko muna itong funnel. Tapos, ilabas ko yung sasakyan. Okay? Ayan po mga ka-tons, no? Nandito na po ko sa daan. Ayan po, kailangan natin itong i-road test kasi pinalitan natin ng langis. Ayan po, para ma-confirm natin na maganda ba talaga yung shifting niya. Kasi, pag palit ng langis, baka mayroong problema na lalabas eh. Kailangan natin na i-road test. Ayan po. Yan po siya. I-rotate ko mga ka-tons para maganda ba yung takbo nitong pinalitan ko ng oil pan at saka nag-change oil na rin ako. Okay. Taka na dyan kasi maputi-puti. Okay naman siya. Wala signal. Oho. Marimar. Piton. Ikot lang tayo. Tingnan natin tong transmission kung okay ba talaga. Ayan, maganda naman siyang shifting. Talagang maganda siyang mag-shifting mga ka-tons. Hindi siya nalilit. Talagang okay siya magano shifting. Ayan po. Punta tayo dun sa kabila ulit. Irangkada natin to kung maganda ba. Ayan.
Ayun po, no? Maganda siya mag-shift yung mga cotons. Talagang okay siya. Wala siyang bitin, wala siyang hindi siya nag-i-slip, parang nagdumudulas, okay lang siya. Ayan. Kahit bangga yung transmission niya, pero okay pa rin. Housing lang yung may problema. Ayan po. Kaya ngayon, testing muna natin to mga cotons na iarangkada kung mayroon ba tala siyang hatak, kasi para ma-confirm natin. Yan. Ayan, okay naman siya. Talagang mayroon siyang mahatak siya ng maayos mga cotons. Hatak na hatak siya, hatak na hatak. Ayan, maganda na po yung takbo niya to at saka maganda yung shifting niya. Kahit iarangkada natin ay maganda siya. Ayan po. Ayan siya at sana may nakuha kayong kunting kaalaman dito sa ginagawa kong mga cotons. At napakita ko na naman sa inyo mga cotons kung paano mag-change wheel ng transmission nito. At yung pagpalit ng wheel filter at saka paglagay ng langis kung saan banda yung level niya dun sa transmission niya. Yun po mga cotons, yung label niya doon po sa sa oil pan, yung tube niya doon, yun po yung label niya. Yun po. Di bali yung langis ng mga cotons ay 4 na litro lang. Yun po. Kaya yung 4 na litro nang nilagay ko kanina, tapos pag tanggal ko ng drain plug ay wala siyang tumagas, kaya nagdagdag ako ng kalahating litro para pang confirmation na kung ilang bang litro na talagang nasa loob ng transmission niya. Kasi kung once na 4 na litro, di natin malalaman na 4 na litro siya kasi walang tumatagas eh. Kailangan natin patagasin mga cotons para nasa label talaga siya, yung nasa label sa dun sa tube na sa ilalim. Kasi once na hindi tumatagas yon, meaning ay baka kulang o hindi sa lampas dun sa tube niya. Kaya kailangan natin na pasubrahan siya. Ayan po, para hindi siya hindi siya magkulang, para pagtanggal natin ng drain plug talagang tatagas siya. Once na patak na lang yung tumatagas doon, parang patak na lang siya ang lumalabas, yun po ay isasarado na po natin yun, tapos yun po label na po siya sa fluid doon sa loob. Ayun siya. Ayun siya. Mayroon na naman ako ng kunting na kung nabigay siya yung tips na kung paano mag-change wheel ng transmission nito. Ayan po mga cotons, magpaalam na kayo hanggang dito na lang. At sana nagustuhan nyo itong video ito. Ayan po. At kung nagustuhan itong video mga cotons, paki-like and share na rin po. At kung ikaw hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, Otons TV, ayan po, paki-click na rin po yung subscribe button at saka notification bell para update ka sa videos na gagawin ko. Ayan po mga cotons, magpaalam na ko sa inyo mga cotons at i-release ko na rin po itong sasakyan. Ayan po, at ingat kayo lahat dyan at God bless to all. Thank you for watching mga cotons. See you next in my next video. Okay.